Kamusta mga kaibigan? Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Sa programang ito ay ating sasagutin inyong mga katanungan kagaya na lamang ng may tunay ba na propeta ang Diyos? Paano natin malalaman kung ang propeta ay nanggaling sa Diyos? Paano ba nagpapahayag ang Diyos ng kanyang mensahe sa kanyang propeta? Lahat ng yan, dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol. Ako naman po si Jessalou Pingol. At kami ang inyong mga tagapagsalita sa programang ito. Mag-review tayo sa ating pinag-aralan sa nakalipas na episode. Ating tinalakay, The Secret to Security and Financial Prosperity. Simulan po natin, direkta na po natin sasagutin ang mga katanungan. Number one, tama o mali? Ang ikapo ay ating pera na ibinigay natin sa Diyos bilang isang kaloob. Ang sagot ay mali. Hindi po natin pera ang ikapo. Sino nga ang mamayari na ikapo? Ang Diyos. Question number two. Anong porsyento na ating kita ang tinatawag na ikapo? Ang sagot ay ano po ang sagot? 10%. Question number three. Tama o mali? Sinumpa ng Panginoon ang lahat na piniling nakawan siya sa pamamagitan ng mga ikapo at handog. Ang sagot ay tama. Question number four. Question number four. Saan natin ilalagak ang ating ikapo at mga handog? A. Sa bangko para sa ating negosyo. B. Sa iglesia para sa gawain ng ebanghelyo. C. Sa pabilihan para makabili ng ating pangangailangan. Ano ang sagot? Ang sagot po ay letter B. Sa iglesia. Number five, tama o mali? Pinapangako ng Panginoon na biyayaan ang sinumang nagsauli na ikapo at magbigay ng mga handog. Ang sagot ay tama. At ating natuklasan, napakabuti ng pagpapala ng ating Panginoon. Kung hindi niyo po nakita ang ating nakalipas na episode, bisitahin niyo lang po ang website www.amazingfactsphilippines.org. Pwede niyo rin pong sabihin sa amin, itanong niyo po sa amin ang inyong mga katanungan at sasagutin po namin yan sa pamamagitan ng aming blog. Kaya bisitahin niyo lang po ang ating website. At pwede nyo rin pong i-download, libre lang ang ating handout sa bawat episode. Sa episode natin ito, ang ating handout, Does God Inspire Astrologers and Psychics? Available po lahat ng yan sa ating website. Tandaan, www.amazingfactsphilippines.org. Ang ating pag-usapan sa susunod na episode, Mystery Babylon, Revelation, Scarlet Harlot. At sa atin naman pang 24 na episode, The Governor's 6 Mysterious Mistakes. Ating panglabing 25, should I say? Yes. Satan's Trojan Horses. Ano ba na mayroong mga kabayo si Satanas na pinapapasok sa ating buhay? Ayan, napakaganda ng ating tatalakay sa darating na mga episode. Ang ating pag-aaralan, Modern Prophets' Visions and Dreams. Ano ba ang mga propeta? Alam niyo po mga kaibigan, sa kapanahunan natin ngayon ay napakaraming mga tao ang nagiging interesado sa mga psychic phenomenon. Sabi nga, dumadami ang nahuhumaling sa psychic phenomenon sa panahon natin ngayon. Maraming pumupunta sa mga manghuhula. Sila ay nagpapahula kung ano ba ang kanilang hinaharap, ano ba ang kanilang kinabukasan. Pero kaibigan, saan ba natin malalaman ang ating kinabukasan? Alam po natin na ang Panginoon ay meron ding mga propeta at siya ay merong propesya sa kanyang salita. Pero merong babala ang salita ng Diyos para sa atin. Mag-ingat tayo dahil merong huwad na mga propeta. Si Jesus Kristo nga mismo ang nagsabi, mag-ingat tayo dahil may mga huwad. Pero para magkaroon ng huwad, kailangan meron ding orihinal. Sabi po dito, mga kaibigan, Matthew 7, versikulo 15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapis sa inyo na may damit tupa, gatapwat sa loob ay mga lobong maninila sila. Kita nyo ba ang lobo? Well, hindi masyadong magaling magtago ang lobo na iyan. Ang mga bulaang propeta po, kung hindi tayo mag-iingat, maluloko tayo nila. Pero sa episode na ito ay ating pag-aaralan kung paano man natin makikilala kung ang propeta ba ay galing sa Diyos o hindi. Sabi ng salita ng Diyos, beware of dog, ingat ka, baka ikaw ay makagat. Kaibigan, kung merong bulaang propeta, alam natin na meron ding totoong propeta. Bakit? Kasi nga, para magkaroon ng peke, dapat merong original. Mm-hmm. Bigyan ko po kayo ng ilustrasyon. Nakakita na po ba kayo ng peke
na 500 peso? Yes. 8 piso. 500 peso. Bakit? Kasi merong original, kaya meron ding peke. Pero ang tanong, sino sa inyo po, kaibigan, ang nakakita na ng peke na 8 pesos na papel? Nakakita ka na ba ng ganyan? Wala. Bakit wala? Kasi nga, walang original. I believe that's just edited lamang po yan. Photoshop siguro ang ginamit dyan. Pero wala pong pera na ganyan. Kaya walang peke na 8 pesos na papel. Kasi nga, walang original. Sabi ng Biblia, merong huwad na propeta. Ibig sabihin, merong original. Kaya nga, sabi sa 1 Tesalonica 5, versikulo 19-21, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu, huwag ninyong hamakin ang panghuhula. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Huwag hamakin ang panghuhula. Subalit, anong dapat natin gawin? Ito ay dapat nating subukin para malaman natin kung sila may nagsasabi ng totoo o hindi. Isa pang talata, 1 John 4 verse 1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bula ang propeta sa sanlibutan. Anong gagawin? Subukin, dahil maraming mga bulaan. Pero huwag natin sabihin, dahil maraming ang bulaan, hindi na tayo tatanggap ng mga propeta. Meron pong tunay na propeta ang Diyos. Ang gagawin lang natin, dapat natin silang subukin. Sa ating nakalipas na episode, ating natuklasan na merong tunay na iglesia ang Diyos dito sa lupa. At ating natuklasan, wala na pong ibang iglesia na aakma sa lahat ng ating mga palatandaan sa tunay na iglesia, kundi ang Seventh-day Adventist Church lang. At ang isa sa palatandaan ng tunay na iglesia, siya, number 5, ay nagtataglay ng espiritu ng hula. Sabi sa Revelations 12 verse 17, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may, ano po, patotoo ni Jesus. Pasilip po natin na ang tunay na iglesia, ang nalabi, ay nagtataglay ng patotoo ni Jesus. Ano ba ang patotoo ni Jesus? Sabi sa Revelations 19 verse 10, ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Yan po ang espiritu ng hula. Ibig sabihin, ang tunay na iglesia ng Diyos ay nagtataglay ng espiritu ng hula. Dahil taglay ng tunay na iglesia ang espiritu o ang patotoo ng Diyos. Kaya taglay nila ang kaloob ng hula. Isa pang tawag sa espiritu ng panghula ay ang kaloob ng hula. Sir Jessalou, ang nagbigay ba ng kaloob si Jesus sa kanyang iglesia? Yes, nagbigay po. That time, sa kapanahunan ng Pentecost, babasahin natin yan sa Ephesians chapter 4, verse 8, 11 hanggang 13. Kung ano ba yung itong mga kaloob na binigay niya para sa kanyang iglesia, sa kanyang maalagad. Ephesians chapter 4, verse 8, sabi diyan, kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. So dito natin makikita na nagbigay siya. Anong mga kaloob ang kanyang binigay? Mm-hmm. Verse 11, nagsasabi, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, ang mga iba'y propeta, at ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro. So dito natin makikita may propeta, pastor, ebanghelista, at merong, higit sa lahat, binasa natin yung mga propeta or kaloob po ng panghuhula. Now, bakit po ba binigay ng Panginoong Jesus ang mga kaloob na to sa kanyang mga tao, sa kanyang mga alagad? Para saan? Para sa ito kabutihan po, verse 12, sa ikasasakdal ng mabanal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ano po ba ang katawan ng Kristo, Brother Kevin? Ang kanyang iglesia. Katawan ni Kristo ay ang kanyang iglesia ayon sa Colossians chapter 1 verse 18. So binigay niya ito ang makaloob sa kanyang mga tao para sa ikakalago ng kanyang iglesia. Tumibay ang iglesia. Yes, verse 13. Hanggang kailan ito magpapatuloy, Sister Jessalou? Yes, magpapatuloy ito. Ito, basahin natin. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng
pangangatawan ng kapusunan, kapuspusan ni Kristo. Yan. Ibig sabihin, magpapatuloy po ang kaloob ng hula hanggang sa dumating na si Jesus. Hanggang maabot na natin ang kapuspusan ng Panginoon. Yan po ang maliwanag na tinuturo ng salita ng Diyos. At kung gusto niyo po po ng isa pang talata patungkol dyan, pwede niyo pong basahin unang Korinto, Kapitulo 1, Versikulo 5 hanggang 7. Kaya ang tanong, Sister Jessalou, ang lahat ba ng iglesia ay nagtataglay ng mga kaloob na ito na binigay ni Jesus doon sa Pentecost? Mm-hmm. Lahat kaya? Ano nga yung mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia? Ito po muli yung talata. Yes, ang pinagkalooban niya at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, mm-hmm. ang mga iba'y propeta at ang iba'y ebanghelista at ang iba'y pastor at mga guro. Kaya titingnan natin si Sir Jessalou kung karamihan man ng iglesia ay nakatanggap ng kaloob na ito. Halimbawa, yung kaloob ng guro. Marami bang iglesia ngayon ang nagtataglay ng mga guro? May mga guro ba sa inyong mga iglesia? Yes. Yes? Ano pang isa sa kaloob? Meron tayong kaloob na ebanghelista, mga evangelist, meron mga televangelist, TV evangelist. Marami bang iglesia ngayon ang nagtataglay ng kaloob ng ebanghelista? Yes. Oh, yes. Ha, paano naman yung mga apostol? Apostol? Ano nga ba ang apostol, Brother Kevin? May iglesia pa ba ngayon na nagtataglay ng kaloob ng apostol? Yes. Tingnan natin. Ano bang ibig sabihin ng apostol, Sister Jessalou? Ang apostol ay nanggaling po sa Griego na salitang apostolos, meaning to send out on a mission, send, a way forth out. So, ibig sabihin, ang apostol katumbas ngayon ng tinatawag nating misyonero. Yes. Lahat ba ng mga iglesia sa panahon natin ngayon ay may mga misyonero? Yes, karamihan sa mga iglesia ngayon ay karamihan meron pong mga misyonero. Pero paano naman yung kaloob sa propeta? Marami bang iglesia sa panahon natin ngayon ang nagtataglay ng kaloob ng propesiya o kaloob ng panghuhula? Atin pong mapapansin na iilan na lang o napakakaunti na lang. Sa katunayan, mga kaibigan, halos wala nang nagtataglay ng tunay na kaloob ng hula. Ano kayang nangyari? Bakit karamihan sa iglesia ngayon, hindi na nila taglay ang kaloob ng hula? Alam niyo po ba, kaibigan, na ang orihinal na iglesia noong kapanahunan ni Jesus hanggang sa kapanahunan ng mga apostoles, sila ay mayroon, nagtataglay sila ng mga propeta. May tunay na propeta po. Halimbawa, ito sa talata. Gawa, Kapitulo 13, Versikulo 1. Sir babasahin ko. Sa iglesia nga na nasa Antikuwa ay may mga propeta at mga guro. Kasi ninyo po, sa Antikya, merong mga propeta at mga guro. At dyan po sa Antikya, unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga alagad ni Jesus. At ang mga Kristiyano noon ay meron ding mga propeta na nabibilang sa kanila. Hindi isa lang pa, yan. Yes, isa pang teksto, Acts chapter 21, verse 9 and 10. Ang mataong ang ito'y may apat na anak na binibini na binibini? Nagsisipang hula. Ano ibig sabihin ng binibini? Mga babae. Yes, mga babaeng propeta. Na nagsisipang hula. Tama. At sa pagtira namin doon ng ilang araw ay dumating na galing sa Judea ang isang propeta nagngangalang Agabo. Aha, dito po ay meron tayong nakita na limang propeta. Ilang binibini? Apat na binibini at ang isa na nagngangalang Agabo. Pasinin po ninyo ito, mga kaibigan, kahit po sa Biblia makikita natin na ang babae at mga lalaki ay parehong pwedeng maging propeta. Ngayon, pag-usapan natin ito si Propetang Agabo. Narinig nyo na ba ang pangalan ni Propetang Agabo? Pamilyar po ba sa inyo si Propetang Agabo? Malamang hindi. Pero sabi sa Gawa 21, siya ay propeta. Bagaman hindi natin siya kilala. Bagaman wala siyang aklat na isinulat sa Biblia. Babalikan natin si Agabo mamaya. Hindi lang basta yung apat na binibini, meron pang isa pang propetang babae na binanggit sa Biblia. Yun ay walang iba kundi si Propetang Ana. Noong si Jesucristo ay dinala doon sa templo, ay lumitaw si Propetang Ana. Alam niyo po ba, mga kaibigan, na meron pong siyam na mga babae na propeta sa Biblia? Yes, meron pong siyam. Napakarami pala. Kaya nga, parehong ang babae at lalaki ay pwedeng maging propeta ng ating Panginoon. Pero mga kaibigan, meron po tayong dalawang uri ng pagpapakita or pagbibigay ng revelation o pagbibigay ng apokalipsis. Ano ba itong dalawang paraan na ito? Meron tayong nasusulat na apokalipsis. Halimbawa po niyan ay ang aklat ni Isaiah, Jeremiah,
Daniel. So yan po ang ilan sa mga halimbawa lang mga nasusulat na mga revelasyon, mga nasusulat na propesya. Ngunit meron din naman tayong mga sinalita na apokalipsis, sinalita na propesya, sinalita na pagpapaliwanag. Kagaya lamang, halimbawa po si Elijah. Although nabanggit si Elijah sa Lumang Tipan, pero wala pong aklat na isinulat si Elijah. Mm-hmm. Wala po tayong Book of Elijah. Tama po ba? Halimbawa, isa pang halimbawa, si John the Baptist. Si John the Baptist, tunay ba siya na propeta ng Diyos? Yes. Yes, although hindi niya inako na siya ay talagang propeta, pero sabi ni Panginoon, siya ay tunay at pinakadakila sa lahat ng mga propeta. Pero si John the Baptist, wala siyang naisulat na naging bahagi ng Biblia. Wala siyang sinulat na naging bahagi ng biblical canon. Pero tunay ba na propeta si John the Baptist? Yes. Yes, tunay na propeta si John the Baptist. At hindi lang yan, marami pang ibang mga karakter sa Biblia na wala silang isinulat na libro, pero sila ay tunay na propeta ng Diyos. Kaya balikan natin ang tanong. Bakit karamihan sa mga iglesia ngayon, hindi nila taglay ang kaloob ng panghuhula, Sir Jessalou? Ang dahilan? Bakit karamihan sa mga iglesia ay hindi nagtataglay ng kaloob ng panghuhula ay dahil hindi nila sinusunod ang kautusan. Yun po ang napakasimpleng dahilan kung bakit karamihan sa mga iglesia ngayon hindi nila taglay ang kaloob ng hula. Paano natin nalaman yan? Meron po kaming talata na ibabahagi sa inyo. Dahil nga po, tandaan natin, dalawa po ang saksi ng Panginoon. Ang kautusan at ang mga propeta. Kung hindi natin sinusunod ang kautusan, hindi din natin nasusunod ang mga propeta at vice versa, totoo din po iyon. Kasi nga po, konektado ang dalawang yan. Kung hindi natin tinutupad ang kautusan, hindi din natin maintindihan ang sinasabi ng mga propeta. Jeremiah 26 verses 4 to 6. Bigyan ko pa po kayo ng isa pang talata, kaibigan. Ito, napakaliwanag. Lamentations 2 verse 9. Ang kanyang mga pintuang bayan ay nangabaon sa lupa, kanyang giniba at nasira ang kanyang mga halang, ang kanyang hari at ang kanyang mga prinsipe ay nanga sa gitna ng mga bansa na anong nangyayari? Hindi kinaruroonan ng kautusan. Anong wala sa kanila? Wala ang kautusan. Oo, ang kanyang mga propeta ay hindi nangakakasumpong ng pangitain mula sa Panginoon. Napakaliwanag po. Anong dahilan kung bakit karamihan ng mga iglesia ngayon hindi nila taglay ang kaloob ng panghuhula? Dahil nga hindi nila sinusunod ang kautusan ng Diyos. Yan po ang dahilan. Kaya hindi taglay ang kaloob ng propesya. Tanong, may ilang utos ba sa 10 utos, Sister Jessalou? 10, Brother Kevin. 10. Pero sa kasawiang palad, karamihan ng mga iglesia sa panahon natin ngayon, 9 na lang ang kanilang sinusunod. At kinakalimutan nila ang nag-iisang utos na nag-uumpisa sa salitang alalahanin. Kaya nga hindi kataka-taka kung bakit karamihan sa iglesia ngayon ay hindi nila taglay ang kaloob ng hula. Tandaan po natin, dalawang palatandaan, at least dalawang palatandaan sa tunay na iglesia ng Diyos. Revelations 12 verse 17, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kaniyang binhi. Ano yung identifying marks ng mga binhi? Na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Number one, at mga may patutuo ni Jesus. Dalawa, kasi nga kapag tinutupad ang utos, binibigyan sila ng Diyos ng patutuo. At alam na po natin kung anong ibig sabihin ng patutuo ni Jesus, yun ay ang espiritu ng hula. Kaya tanggap nila o nasa kanila ang kaloob ng panghuhula. Alam po natin, ayon sa ating pinag-aralan, meron tayong 8 mga palatandaan at ating natukoy kung ano ang tunay na iglesia. Wala na pong iba pang iglesia ang sasakto sa mga palatandaan na yan maliban sa Seventh-day Adventist Church. At isa sa palatandaan na ang Seventh-day Adventist Church ay tunay na iglesia ay dahil sinusunod niya ang 10 kautusan. Ang original na iglesia, sumusunod sa 10 kautusan. Si Jesus, sumusunod sa 10 kautusan. At dahil sinusunod ng Seventh-day Adventist Church ang 10 kautusan, nasa kanila din, taglay din nila ang kaloob ng hula. Nasa Seventh-day Adventist Church ang espiritu ng hula. Ngayon, bago tayo magpatuloy, dapat nating alamin, Sister Jessalou, kung ano ba ang mga pagsubok para malaman natin kung ang propeta ba ay galing sa Diyos o hindi. Kasi nauna na nga tayong binigyan ng babala.
Mag-ingat tayo sa bulang propeta. Ano ba ang mga palatandaan si Jessalou na ang propeta ay galing sa Diyos o hindi? Yes. Number one, mga pangitain at mga panaginip. Ito, babasahin ko sa Numbers chapter 12, verse 6. Sabi diyan, at kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon, ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip. Sa pamamagitan po ng pangitain at panaginip. Brother Kevin. So, dalawa yung paraan ng pagkikipag-usap ng Panginoon. Pangitain at panaginip. Kung ikaw ay tulog, panaginip. Kung ikaw ay gising, sa pamamagitan ng pangitain. Hindi po makikipag-usap ang Diyos sa atin gamit ang crystal ball. Hindi po, kasi yung iba pumunta sa mga manghula, tapos lalabas yung crystal ball, liliwanag-liwanag, tapos meron ako nakitang expose, nilalagyan lang pala ng bumbilya sa ilalim yan. Yung iba naman, mga kaibigan, pupunta sila sa manghula at kukuha ang mga manghula ng mga tarot card. Hindi po makikipag-usap ang Panginoon gamit ang tarot card. At lalong at hindi lalong po sa pamamagitan ng zodiac. Meron kasi mga manghula, halimbawa, pupunta ka sa nila, pahuhula ka, sabi nila, tingnan natin ang mga bituin. Ah, ito yung iyong zodiac sign. Ikaw ay Cancer, ikaw ay Pisces, ikaw ay Leo. Naku po, kaibigan, hindi po nakikipag-usap ang Panginoon sa pamamagitan ng bituin. Alam niyo po ba na yung mga astrologers na iyan, yung mga nagbabasa ng mensahe ng mga bituin, sila ay igagatong din ng Panginoon sa dagat-dagatang apoy? Mababasa niyo po ang talata. Kayo na mismo magbasa. Isaiah 47 verses 12 to 14. Kaya huwag po tayong mag-aksaya ng panahon sa mga huwad na mga manghuhula na yan. Hindi po tayo kakausapin ng Panginoon gamit ang tarot card o mga bituin man. Dahil ang Diyos ay makikipag-usap sa pamamagitan ng pangitain at panaginip. Number two, Brother Kevin, 100% po na tama. Babasahin ko Jeremiah 28 verse 9. Sabi diyan, ang propeta na nanghuhula ng tungkol sa kapayapaan ay makikilala nga siyang propeta na tunay na sinugo ng Panginoon siya pagka ang salita ng propeta ay mangyayari. Kanino ba nanggaling yung mensahe na pinapahayag ng mga propeta? Yan ay nanggaling po sa ating Panginoon. At dahil ang ating Panginoon ay 100% na tama at hindi po siya kailanman nagkakamali, ang kanyang propeta din ay hindi kailanman magkakamali. Ibig sabihin, kung ano yung hinulaan ng tunay na propeta ng Diyos, alam natin na yan ay matutupad dahil sa Diyos nanggaling ang kanyang mensahe. Kaya hindi po siya magkakamali. Pero halimbawa po, pag-usapan natin si Nostradamus. Yes. Alam niyo po ba na maraming mga tao nag-akala na siya ay totoong propeta po? Pero alam niyo po ba na ang average na accuracy lang ni Nostradamus ay nasa 11%? Wow! Yes, 11% lang po ang average ng kanyang accuracy. Hindi po tunay na propeta si Nostradamus dahil ang tunay na propeta, 100% na tama. Tama. Ibig sabihin, Brother Kevin, 89% ang kanyang panghula ay hindi tama. Kaya alam natin na hindi tunay na propeta ng Diyos itong si Nostradamus. Kaibigan, meron po tayong iilan exemption at itong mga exemption na ito ay yung tinatawag na conditional na hula. Kasi merong mga hula na hindi na natutupad dahil nga ito ay conditional. Ibig sabihin, nakadepende kung paano ito tinanggap ng hinulaan. Halimbawa na lang po, mga kaibigan, ay yung hula ni Jonah. Pamilyar po tayo kay Jonah. Nung siya ay pumunta sa Nineveh, hinulaan niya na ang Nineveh ay masisira. Ito ay sisirain ng Panginoon. Pero anong nangyari? Nung malaman ng mga taga-Ninive ang mensahe ni Jonah, nung ito ay kanilang narinig ang propesya, nagbago sila. Lumapit sila sa Panginoon. Kaya na ang nangyari, hindi na sila sinira ng Panginoon. Yan po ang conditional na hula. Mababasa po natin patungkol sa conditional na hula sa Jeremiah 18 verses 7 to 10. Ang pangako at parusa ay mga conditional na hula. Marami pa po tayong pag-aaralan. Babalik tayo pagkalipas ng ilang sandali.
nagbabalik tayo sa Mysteries of Prophecy, ang ating tinatalakay, Modern Prophets, Visions, and Dreams. Ating napag-alaman na ang Diyos ay may tunay na propeta. At ating tinatalakay ngayon kung ano ba ang mga palatandaan ng tunay na propeta ng Diyos. Ating natuklasan na ang tunay na propeta ng Diyos ay makakatanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pangitain at panaginip. At atin din natuklasan na ang tunay na propeta ng Diyos ay hindi nagkakamali. Kasi nga, galing naman sa Diyos ang kanyang mensahe at hindi nagkakamali ang Diyos. Pero meron tayong iilang exemption. At ito po yung tinatawag na kondisyonal na hula. Atin pong natuklasan, kagaya nung kay propesya ni Jonah sa Nineveh, hinulaan niya na ang Nineveh ay mawawasak. Pero nang marinig ito ng mga taga-Nineveh, nagbago sila, at sila ay lumapit sa Panginoon, kaya hindi na sila winasak ng Panginoon. Kung gusto niyo po ng karagdagang pag-aaral dyan, basahin niyo po ang Jeremiah chapter 18 verses 7 to 10. At tandaan niyo po, ang mga pangako at parusa ay mga kondisyonal na hula. Nakadepende po yan kung papaano tanggapin ng mga tao ang propesya. So yan po. Pero ang tunay na propeta ng Diyos, hindi po nagkakamali. Dahil ang tunay na propeta ng Diyos ay 100% na tama. Ano pang palatandaan sa tunay na propeta, Sister Jessalou? 100% na sumasang-ayon sa Biblia. Yes. Ang propeta po ay susunod lamang at ang sasabihin niya lamang ay sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi sa Isaiah 8 verse 20, sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Ang tunay na propeta ng Diyos, hindi siya magtuturo ng anumang labas sa salita ng Diyos. At sa katunayan, ang mga tao ay ituturo niya patungo sa salita ng Diyos. Ang tunay na propeta, yan, sasang-ayon siya sa Biblia. Hindi niya sasalungatin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pang-apat na palatandaan sa tunay na propeta, pinapahayag si Jesus. Si Jesus lamang kanyang pinapahayag. Tunay na propeta po, hindi niya po ipapahayag ang kanyang sarili. Ibig sabihin, meron kasing ibang mga propeta, ang kanilang pinapahayag ay kanilang sarili, pera ang kanilang habol. Meron ngang isang kwento patungkol sa isang propeta ko, no? May tumawag sa kanya. At nung sinagot niya na yung, nung may sumagot sa tawag, may isang tao tumawag sa isang propeta ko, no? Nung sinagot niya na yung tawag, sabi ng propeta, bago tayo magpatuloy, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano yung credit card number? Aba, nagulat yung tao. At sabi niya, kung totoo ikaw na manghuhula, hulaan mo kung ano ang aking credit card number. Alam po natin mga kaibigan, na kung ang propeta ay talagang tunay na propeta ng Panginoon, hindi po pera ang kanyang habol. Ang habol niya ay maipaalam si Kristo sa maraming mga tao. At gusto niya lang sundin ang katotohanan ng salita ng Diyos. At panglimang pagsubok, at ito na rin ang palatandaan ng tunay na propeta ng Diyos, siya ay may bunga, taglay niya ang bunga ng Espiritu. Ano bang bunga ng Espiritu? Alam po natin na yon ay love, joy, peace, patience. At syempre, dahil taglay niya ang bunga ng Espiritu, susundin na rin ang kautosan ng ating Panginoon. Sabi sa Matthew 7, versikulo 20, kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Kung titingnan natin ang nagsasabing propeta, tingnan niyo po, siya ba ay nagsasalita ng mga karumal-dumal na bagay? Siya ba ay sumusunod sa Diyos? Siya ba ay sumasang-ayon sa Diyos? At kung titingnan mo ang kanyang buhay, hindi ba puro lang sa kanyang sarili ang kanyang sinasabi at yung kanyang ginagawa ay para lang sa kanyang sarili? At tunay na propeta ng Diyos ay nagtataglay ng bunga ng Espiritu. At makikita natin yan kahit pa sa kanyang ugali, sa kanyang mga salita at pati na sa kanyang mga gawa. Nandito po ang ating limang mga pagsubok at ito po ang ating gagamitin para malaman natin kung ang isang tao na nagsasabing siya ba ay propeta, para malaman natin kung siya ba talaga ay propeta ng Panginoon o hindi. Subukin natin sila gamit ang mga katotohanan ito galing sa Biblia. Ngayon, alam na natin ito. Yes, mag-review muna tayo. I-review natin yung mga natutunan natin. Number one, ang kaloob ng panghuhula ay ibinigay sa iglesia. Yes. Pangalawa, dalawang hinihingi ng Diyos, sundin ang kautusan at pagkatapos kapag sinusunod ang kautusan ay susunod ang kanyang
kanyang propeta. Propeta or susunod ang kanyang kaloob sa panghuhula. Yes. Number three, sinusunod ng tunay na iglesia ng Diyos ang kautusan at ang resulta ay binabalik ng Diyos ang kaloob ng panghuhula. Number four, ang tunay na iglesia ng Diyos ngayon upang maging kagaya ng orihinal ay magtataglay po ng espiritu ng hula. At number five, dapat tayong mag-ingat sa mabulaang propeta at subukin ang mga propeta gamit po ang Biblia. Now, alam po natin na ang Seventh-day Adventist Church, taglay po ng Seventh-day Adventist Church ang mga palatandaan ng tunay na iglesia. At isa sa taglay na palatandaan ng Seventh-day Adventist Church ay ang kaloob ng hula. Alam natin na ang tunay na iglesia ng Diyos ay sumusunod, ang nalabi sa kanyang bini ay sumusunod sa kanyang kautosan, number one. At taglay nila ang espiritu ng hula, kaya nga galit ang dragon, galit na galit si Satanas. Dito, ang Seventh-day Adventist po, alam natin, lahat ng palatandaan na yan ay akma lamang sa Seventh-day Adventist Church. Ngayon, bago tayo magpatuloy, bibigyan namin kayo ng isang maikli lang na overview sa history ng Seventh-day Adventist Church. Paano ba nagsimula ang Seventh-day Adventist Church? Well, atin pong alam na sa taong ang Seventh-day Adventist Church, isa sa identifying mark ng tunay na iglesia, siya ay lalabas pagkatapos ng taong 1798. Ang Seventh-day Adventist Church ay na-establish sa taong 1863. Ayan, kaya tamang-tama dyan pagkatapos ng 1798. Pero bago po ang taong 1863, ano bang nangyari? Naitatag ang British Bible Society noong 1804 at pati na rin ang American Bible Society noong 1816, pagkatapos ito ng persecution, ng pagpapahirap. Yes. Ngayon, bago po, available na yung copies ng Bible, Brother Kevin. Sa lingwahe ng mga mamamayan. Yes. Kasi noong unang panahon, ang Biblia ay available lamang, of course, original na lingwahe, Hebreo, tsaka Griego. Latin. Latin. Pero karamihan naman ng mga tao hindi nakakapagbasa ng Latin. Pero noong nilathala ang Biblia sa lingwaheng English, mas maraming mga tao ang nakaintindi patungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos. At dahil nga doon, kanilang natuklasan na malapit na balang bumalik si Jesus. Pinag-aralan nila ang propesya sa Daniel 8, versikulo 14, at talaga sila ay namangha dahil alam nila tinupad ng kasaysayan ang sinabi na ng Panginoon sa kanyang mga hula. Nagsimula ang 2,300 days prophecy sa taong 457 BC, kaya dahil dyan inilabas yung utos na isauli-muli ang Jerusalem. At totoo nga, tamang-tama, pagkatapos ng 47 plus 2 weeks is equals to 67 plus 2 weeks is equals to 969 weeks. At dyan nga, si Yeso Cristo ay naging Mesiyas, siya ay naging pinahiran sa taong 27 AD. At sa kalagitnaan ng natitirang Sanlinggo, si Yeso Cristo ay pinako sa krus sa 31 AD. At natapos ang palugit para sa mga Hudyo sa taong 34 AD. At ang katapusan ng 2,300 day prophecy or 2,300 year prophecy ay sa taong 1844. At ng kanila itong binasa, talagang sila ay nabighani sa kagandahan ng propesya ng Biblia. At alam nyo ba, inakala nila na sa taong 1844, yung mga Kristiyano galing sa iba't ibang bahagi ng mundo, galing sa iba't ibang relihiyon, sila ay nag-aral ng Biblia. At isa sa prominenteng nagturo ay si William Miller. Yes, si William Wheeler. Miller itinuro niya, at marami pang mga nagbabasa sa Daniel, propesya ng Daniel, na akala kasi nila na yung sanktuaryo na lilinisin ay yung sanktuaryo dito sa lupa. Pero itong ating mundo. Yes, itong ating mundo. Pero tandaan po natin, mali yung propesiyang yon kasi, o mali yung pagkaintindi nila kasi wala na pong sanktuaryo dito sa lupa. Ang sanktuaryo dito sa lupa ay nasira na noong 70 AD. Meron pong dalawang sanktuaryo, di po ba? Sanktuaryo sa langit at sanktuaryo dito sa lupa. Akala nila na ang lilinisin ay sanktuaryo dito sa lupa, pero mali. Kaya nga, inakala nila na si Yeso Cristo ay babalik na dito sa lupa sa taong 1844. Pero alam naman po natin ang nangyari. Sa taong 1844, bumalik ba si Jesus? Hindi. Kaya hindi po bumalik si Jesus. Kaya nga yan ang tinatawag ngayon na the great disappointment. Pero tandaan nyo po, hindi po Seventh-day Adventist ang nanghula dyan. Si William Miller mismo ay isang Baptist. Wala pa pong Seventh-day Adventist sa taong 1844. Naitatag po ang Seventh-day Adventist sa taong 1863. Kaya ang nangyari dyan,
Pagkatapos nga ng kanilang great disappointment, kasi nga mali ang kanilang pagkaintindi sa Daniel chapter 8 verse 14, kanilang sinaliksik ang Biblia. Tinignan nila mabuti. Merong isang grupo, Brother Kevin, na nagpatuloy. Kasi yung iba, sumuko na, hindi na nagpatuloy na pag-aralan ang propesya. Pero merong isang grupo na talagang sinaliksik ang salita ng Panginoon upang mas lalo nilang maintindihan kung ano bang ibig sabihin nito, ano bang sanktuaryo ang tinutukoy dito. Tandaan po natin, yung grupo na yan ay binubuo ng mga tao galing sa iba't ibang reliyon. Sila ay nagsama-sama at patuloy na nag-aral sa Biblia. Tinignan nila yung propesya sa Daniel. Sabi niya, hindi naman tayo nagkamali sa ating pagbibilang kasi may apat na angkla. Yung 457 BC at 27 AD. Sakto eh, yung timing ni Jesus. 31 AD, ipinako nga si Jesus sa cross. Pinatigil niya yung hain. At 34 AD, tinalikuran na ng mga Hudyo si Jesus Kristo. Kaya nga, dating na sa mga hintil ang Ebanghelyo. Tama yung bilang. At kanilang natuklasan, ang mali pala nila ay yung kanilang interpretasyon sa sanktuaryo. At nang kanilang natuklasan, binasa nila ang aklat ng Apokalipsis at kanilang naalala na meron nga palang sanktuaryo doon sa langit. At ito pang isa sa kanilang natuklasan. Revelations 11 verse 19, at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan. At nang makita nila ito, nakita nila na ha, may sanktuaryo pa pala sa langit. At natuklasan nila na nandoon sa langit ang kaban ng tipan. Kaibigan, ano nga nasa loob ng kaban? Ating maalala, nasa loob ng kaban ng tipan, nandyan ang kautusan ng Diyos. At nang kanilang nakita ang kautusan ng Diyos, kanilang naintindihan na meron pala silang isang utos na hindi sinusunod. At yon ay ang utos patungkol sa Sabat. Sabi ng Exodus chapter 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Nang kanila itong natuklasan, nagsisi sila sa kanilang kakulangan at sinunod nila ang lahat ng sampung utos ng Diyos. Sinunod nila ang mga palatuntunan at ang mga kautusan ng ating Panginoon. At ano nga ang mangyayari kapag sinusunod na ng iglesia ang kanyang kautusan? Binabalik niya po ang kaloob ng hula sa kanyang iglesia. Kaya nga ang nangyari. Ngayon, ibinalik ng Diyos ang kanyang kaloob ng hula, this time, sa Seventh-day Adventist Church. Kinikilala ng Seventh-day Adventist Church na natanggap ng iglesia ang kaloob ng Espiritu ng hula ng Diyos sa pamamagitan ng ministeryo ni Ellen G. White. Familiar po ba kayo kay Ellen G. White? Well, mga kaibigan, tunay ba na propeta ng Diyos si Ellen G. White? Titingnan po natin, makakapasa kaya si Ellen White sa ating mga pagsubok? Susubukin natin siya. Meron po tayong limang mga pagsubok para malaman natin kung ang propeta ba ay galing sa Diyos o hindi. Susubukin natin. Iisa-isain po natin. Titingnan natin kung papasaba si Ellen White. Handa na ba kayo? Tingnan natin kung papasaba siya. Number one, ang Diyos ay nagbibigay ng mga pangitain at panaginip. Si Ellen White ba ay nakatanggap ng pangitain at panaginip, Sir Jessalou? Yes. Yes. Higit po sa 2,000 pangitain at panaginip ang natanggap ni Ellen G. White. Ayan. Pero hindi lang yan, meron pating isa pang pagsubok. 100% na tama. Tama ba lahat ng mga hula ni Ellen White? Yes. Atin pong natuklasan, kung ating babasahin ang kanyang mga sinulat, natupad lahat ng kanyang mga hula. At wala pa pong makapagpapatunay na nagkamali sa Ellen White sa anumang kanyang hinulaan. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Hinulaan ni Ellen White na magkakaroon ng isang napakalakas na lindol sa San Francisco. Maraming mga tao hindi naniwala sa kanya. Pero yung mga naniwala na siya ay tunay na propeta ng Diyos, sila ay lumisan sa San Francisco at sila ay nakaligtas. Naganap nga ang lindol ayon sa propesya ni Ellen White. Ito ay naganap noong April 18, 1906. At yung mga naniniwala sa kanya, sila ay naligtas. Nakalabas sila sa dilubyo na nangyari. At meron pang isang propesya sa Ellen White na bago lang natupad. The Great Controversy, page 571. Ang iglesia ng Roma ngayon ay nagpapakita ng mabuting harapan sa mundo. Tinatakpan ng paghingi ng patawad ang kanyang tala ng kahindik-hindik na kalupitan. Kaibigan, natupad na ba ang hula na ito ni Ellen White? Yes. Oh yes! Natupad po, bago lang.
March 13, 2000, naganap po ang tinatawag na papal apology. Sabi dyan, si John Paul II ay humingi ng kapatawaran para sa mga kasalanan ng Iglesia. Si Pope John Paul II ay nagbigay ng makasaysayang malawak na paghingi ng patawad para sa mga kasalanan ng Iglesia Romana Katoliko sa mga siglo. At sabi pa sa isang artikulo, Vatican City, March 13, hindi pa nangyari noon na ang Papa ay humingi na sa Diyos ng kapatawaran sa harap ng publiko para sa mga kilabot na ginawa ng mga grupo na Katoliko sa mga siglo, kadalasan sa pangalan ng Iglesia. Noong Linggo, ginawa ito ni Pope John Paul II. Yan po ay maliwanag na katuparan ng propesya ni Ellen White. Mababasa po ninyo ang propesya sa aklat na The Great Controversy, page 571. Hinulaan din ni Ellen White na sa panahon ng katapusan ay maraming mga tao ang mahuhumaling sa mga psychic phenomena, mahuhumaling sa mga pakikipag-usap sa mga patay. Alam niyo po, noong kapanahonan ni Ellen White, hindi po yan maisip ng maraming mga tao kasi alam nila na yan ay gawain ng kasamaan. Pero tingnan niyo po sa panahon natin ngayon, marami bang mga iglesia ang nakikipag-usap sa mga patay? Oh yes, napakarami na po mga Kristiyano nakikipag-usap sa mga patay at yan ay isa naman sa katuparan ng propesya ni Ellen White. Marami din pong sinabi sa Ellen White patungkol sa malusog o mainam na pagkain para sa atin. Alam po natin, ang Diyos ang lumikha sa atin at meron po panukala ang Diyos kung ano bang dapat natin kainin at marami pong katotohanan na hinulaan sa Ellen White patungkol sa mga pagkain. Alam niyo po mga kaibigan, ngayon ay nagiging sikat na o uso na ang pagiging vegetarian. Pero alam niyo po ba, nauna na yung sinabi ni Ellen White na yan ang pinakamainam para sa ating katawan? Yes. Bago pa yan kinilala ng maraming mga siyentipiko, nauna na yung sinabi ni Ellen G. White. At itong isa pa, mga kaibigan, makaka-relate talaga tayo dito sa Pilipinas. Sinabi ni Ellen White sa aklat na Ministry of Healing, page 327, hinulaan niya. Sabi niya, ang tabako ay mabagal, mapangloob, ngunit lubhang mapaminsala na lason. Nung sinabi yan ni Ellen White sa panahon niya, kinikilala ng mga doktor ang sigarilyo na gamot. Mm-hmm. Alam niyo ba, noong unang panahon, kapag ikaw ay inuubo, ririsitahan ka ng sigarilyo. Pero sabi ni Ellen White, ang tabako ay mapangloob. Yan ay lubhang mapaminsala na lason. Kaibigan, natupad ba ang hula na yan? Yes. Totoo bang sinabi ni Ellen White? Yes. Kaya nga, dito sa Pilipinas, ipinagbabawal na. Actually, hindi pa nga totally ipinagbabawal, pero ang publiko ay pinapaiwas na sa paninigarilyo. Pero matagal na po yung sinabi ni Ellen White, bago pa man kinilala na nagdadala ng sakit ang sigarilyo. Kaya, 100% tama ang lahat ng propesya ni Ellen White. Ano pa? Pangatlo, Sister Jessalou? Pangatlo, 100% po siya na sumasang-ayon sa Biblia at pinapahayag niya si Jesus. Alam niyo po ba na napakaraming sinulat sa Ellen White na mga aklat? Yes! At lahat po ng kanyang sinusulat ay itinataas niya palagi si Jesus. At ang kanyang mga naisulat, Brother Kevin, ng mga aklat ay punong-puno po napakaraming mga teksto sa Biblia. Kaya kung magbabasa ka ng kanyang mga sinulat, ikaw ay talagang mapapabasa din sa Biblia dahil napakaraming talata ang nasa loob ng kanyang sinulat at dinedirekta ka nito pabalik sa pagbabasa ng Biblia. At isa pa sa napakagandang naisulat niya, lahat ng kanyang sinulat maganda, pero ito ay isa sa pinakamagandang sinulat niya patungkol specifically sa buhay ni Jesus, ang The Desire of Ages na aklat. Alam niyo po ba na sa The Library of Congress, meron pong 10,000 na mga aklat patungkol sa buhay ni Jesus, pero kinikilala po na ang sinulat ni Ellen White na The Desire of Ages ay ang pinaka-the best, pinakamagandang aklat patungkol sa buhay ni Jesus. Yes po, sapagkat pinapayag ni Ellen G. White si Jesus at higit sa lahat, siya po ay sumasang-ayon sa Biblia. Wala pong kanyang sariling doktrina sa Ellen White. Yes. Lahat po ay nasa Biblia. Kaya tinuturo niya kanyang magbabasa sa salita ng Diyos. At taglay kaya ni Ellen White ang bunga ng Espiritu?
Yes. Kung titingnan natin ang kanyang buhay, mga kaibigan, taglay niya nga ang bunga ng Espiritu. Marami ng mga tao ang nabago dahil sa pagbabasa ng kanyang mga sinulat at ang hangad lamang ni Ellen White ay ang kabutihan para sa ating lahat. Bigyan ko po kayo ng sarili ko pong testimonya, mga kaibigan. Nakikita niyo po yung mga pocketbook na iyan. Alam niyo po, noong unang panahon, hindi naman masyadong katagalan ng panahon, ilang taon na ang nakalipas, ako po ay katulad ng karamihan ng mga kabataan. Mahilig ako mag-computer, mahilig ako mag-dota, mahilig akong maglaro ng mga computer games. Nagsasayang ako ng aking panahon. Pero isang araw po, mga kaibigan, habang ako ay nag-aaral pa ng college, ako ay maaga natapos sa aking exam. Hindi kaya quiz ata yon. At ako ay pumasok sa aming room, sa dormitory. At doon kasi meron akong roommate, binigyan siya ng kanyang nanay ng mga pocketbooks na yan. Iniwan lang doon sa lamesa, naalikabukan na. At naisip ko, well, bakit kaya hindi ko basahin itong mga aklat na ito? Wala naman sigurong masama kung babasahin ko ang mga aklat. Alam nyo ba, mga kaibigan? Binuksan ko nga yung kahon na merong mga pocketbooks at binasa ko. Alam nyo ba ang unang libro na aking binasa? Yun ay walang iba kundi ang The Desire of Ages. At ako talaga, mga kaibigan, naantig ang aking puso sa pagbabasa ng Desire of Ages. Habang ako ay nagbabasa, nagulat na lang ako dahil ang aking luha ay tumutulo na at talagang naantig ang aking damdamin. At alam mo ba, mga kaibigan, dahil sa pagbabasa ko po ng Desire of Ages, naging mahilig na ako magbasa kahit pa ng salita ng Diyos. Kaya nga, natapos ko basahin ang buong Desire of Ages at natapos ko rin basahin ang buong Biblia. At kaya nga ngayon, nandito po ako at nandito pa ang asawa. Kami po ay nagsasalita sa inyong harapan. At nagpapasalamat ako sa kabutihan ng Panginoon. Ginamit niya si Ellen White upang madala ang napakaraming tao sa katotohanan ng Panginoon. Alam mo ba, isa talagang milagro, Brother Kevin, dahil si Ellen G. White po, isang third grade lang ang kanyang naabot. Grade 3 lang. Pero napakaraming aklat ang kanyang nasulat. Nasa mga 70 po na mga aklat ang kanyang nasulat. At napakarami na kanyang naibigay or naidulot po sa kabutihan ng mga tao ng Panginoon sa ating kapanahunan ngayon. At meron pa ngang artikulo na babanggit na si Ellen White, ang isa sa most translated na author sa buong or female author sa buong mundo. Ito po, babasahin ko sa The New York Independent. Ito naman, sabi sa New York Independent, yan ang sabi ng artikulo na yan nung mamatay si Ellen White. Yes, sabi diyan, hindi siya nagpakita ng espiritual na kapalaluhan at hindi siya nagnanais ng marungis na pera. Isinabuhay niya ang buhay at ginawa ang gawa ng nararapat sa propeta, ang pinakakahangahanga sa pagsalit-salitan sa Amerika. Kahit pa po ang isang sekular na artikulo ay kinikilala na siya ay propeta ng Diyos, mga kaibigan. Sa Ellen White po, mga kaibigan, tandaan po natin kasi baka i-search ninyo sa Google ang kanyang pangalan. Bigyan ko na po kayo ng babala. Kailanman ay hindi naging sikat ang mga propeta ng Diyos. Kahit pa noon sa kapanahunan ni Jeremiah ay palaging inaatake ang propeta ng Diyos. Kaya nga sila ay nasasaktan, sila ay pinagsasalitaan ng mga masasama. Kaya yes, kung magsi-search kayo sa Google, marami kayong makikita ang mga website na sinasabi ang maraming kasinungalingan patungkol kay Ellen White. Pero kung ating pong titingnan itong mabuti itong mga website na ito, yes, binabanggit din sa website, sinisiraan din ng website ang patungkol Sabat, sa Sabat, patungkol sa kalusugan, Brother Kevin. Yes, amisay sa kalusugan. Tandaan po natin, kapag inaatake ang isa sa saksi, inaatake din nila ang isa pa. Kasi dalawa po ang saksi, ang kautusan at ang mga propeta. So kung inaatake nila yung kautusan ng Panginoon, inaatake nila ang propeta. At the same din, kapag inaatake nila yung propeta, inaatake din nila yung kautosan po ng ating Panginoon. Ito po ang mga pagkakapareho ng mga website na umatake kay Ellen White. Inaatake nila si Mrs. White. Yes. Pangalawa, inaatake po nila ang Sabat. Pangatlo, inaatake po nila ang sanktuaryo. Inaatake po nila ang reforma sa kalusugan. Ngayon po, kapag inaatake nila ang isa sa kautosan ng Panginoon, ang Sabat, sino po ba talaga ang kanilang inaatake? Yan po ay atake sa Diyos. Yes, inaatake po nila ang Diyos. At sino po ba ang umuudyok ng atake sa Diyos? Walang iba po kundi ang Diablo.
Kaya po mga kaibigan, huwag po niyong basahin ang kanilang mga naisulat sapagkat ito po ay nauudyo ka ni Satanas. Yung mga site pong ito ay meron pong maling impormasyon, mga sinalita na kinuha po sa maling konteksto at pawang po kasinungalingan ang lahat ng ito. Isa pong karunungan galing sa isang mambubukid, hindi mo kailangang inumin ang isang galong gatas para malaman kung ito ay panis o hindi. Alam mo na kapag inaatake ang kautosan ng Diyos, alam mo na agad na yan ay panis. Yan ay inuudyo ka ni Satanas. Kaya huwag kang mag-aksaya ng panahon sa pagbabasa sa mga website na yan. Yan ay mga panis na gatas. Huwag mong inumin, kaibigan. Meron po tayong official totoo website. Or official na website patungkol kay Ellen White. Yan po ang www.whiteestate.org at nandyan din ang www.ellen-white.com. At isa po sa website na yan, meron pong section para sa issues and answers patungkol kay Ellen White. Sabi po sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20, sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. Gusto mo bang guminhawa? Sabi ng Panginoon, sumampalataya ikaw sa kanyang mga propeta. Sa ating pong pagtatapos, nais po naming linawin, wala pong doktrina ang Seventh-day Adventist Church na nakabase kay Ellen White. Lahat po ng doktrina ng Seventh-day Adventist Church ay nakabase po sa Biblia. Pero kaibigan, tandaan po natin, ang tunay na iglesia ng Diyos, Revelations 12 verse 17, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi na siya nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may mga patutuo ni Jesus. Ang tunay na iglesia ng Diyos, sinusunod ang kautosan at taglay din nila ang espiritu ng hula. Meron pong isang kwento patungkol sa isang taong nangangalang si Cuba. Doon sa Kalahari Desert. Siya po ay nagkaroon ng panaginip, nakita niya ang isang anghel. At sabi ng anghel sa kanya, halika si Cuba, hanapin mo, puntahan mo ang bayan ng Diyos. At sabi ng anghel kay si Cuba, ang bayan ng Diyos ay magtataglay ng isang aklat. Aklat na maitim. At isang aklat na siyam. I mean, apat, pero sa totoo siyam talaga. Sabi ni si Cuba, pero ang problema, hindi ko marunong magbasa. At tinuruan ng anghel si Cuba na magbasa. At nagsimula sa paglalakbay si Cuba sa mga grasslands doon sa Africa. Lumusot siya sa mga kagubatan. At sabi nga ng anghel sa kanya, tandaan mo, ang bayan ng Diyos, sila ay nagtataglay ng itim na libro at yung apat na libro na sa totoo ay siyam talaga. At nung naglalakbay si Cuba, siya ay nakasumpong ng isang Christian mission at nang kinatok niya ito, may lumabas na mga missionary at sabi ni si Cuba, kayo po ba ang bayan ng Diyos? Nasa inyo ba ang itim na libro? At sabi ng mga missionary, yes. Yes, kami ay mga Kristiyano, naniniwala kami kay Jesus at ito ang Biblia. Pero sabi ni si Cuba, sandali lang, taglay niyo rin ba ang libro na apat, pero sa totoo ay siyam talaga? Sabi ni missionary, ha? Ano yun? Hindi nila taglay. Kaya nagpatuloy sa paglalakbay si Cuba. Muli nagpakita ang anghel kay si Cuba at sabi niya, si Cuba, hanapin mo si Pastor Moyo. Nasa kanila ang itim na libro na sa totoo, ang itim na libro at ang apat na libro, na sa totoo ay siyam talaga. Kaya nagpatuloy sa paglalakbay si Cuba at may nakita na naman siyang isang munting bahay. At nang kinatok niya ito, sabi niya, nandito po ba si Pastor Moyo? At nagpakita si Pastor Moyo sa kanya. At agad-agad, sabi ni Cuba, Pastor, nasa iyo ba ang itim na libro? At napangiti si Pastor Moyo. At sabi niya, kumupunta siya sa kanyang library, kinuha ang kanyang lumang Biblia at pinakita kay Cuba. At na makita ito ni Cuba, sabi ni Cuba, totoo nga, ito nga yung libro na pinakita sa akin ng anghel. Pero Pastor, sandali lang, nasa iyo ba yung libro na apat? Pero sa totoo siyam talaga? Pagiti si Pastor Moyo at bumalik siya sa kanyang library at kinuha ang kanyang luma na aklat na sinulat ni Ellen White. Yun ay ang apat na volume ng Spirit of Prophecy. At nang makita ito ni si Cuba, totoo nga, ito Pastor ang pinakita sa akin ng anghel. At pinaliwanag ni Pastor Moyo, ito ay apat na volume ng Spirit of Prophecy, pero ito ay binubuo ng siyam na libro. Mga kaibigan, dito po nakita natin na ginamit ng Panginoon ang mga aklat ni Ellen White upang gabayan si Cuba sa kanyang tunay na iglesia. Kaibigan,
Ang patutuon ni Jesus, yan po ang espiritu ng hula. Ating natuklasan na napakabuti ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng kanyang salita. Binigay niya sa atin ang kautusan. Ngunit ang Panginoon ay nagbigay din sa atin ng espiritu ng hula upang tayo ay makatanggap ng lubusang liwanag. Kaibigan, nagpapasalamat ka ba kay Jesus? Nagpapasalamat ka ba at pinaalam niya sa iyo ang lahat ng katotohanan? At hindi siya nakontento na bigyan ka lang ng Biblia, ngunit binigyan ka pa niya ng espiritu ng hula? Kung yan sinasabi niyo ang puso, pwede mo mapakita yan sa pagtas ng iyong kanang kamay? Nakikita ikaw ni Jesus at siya ay natutuwa na tinatanggap mo ang kanyang katotohanan. Kaibigan, sa ating pagtatapos, manalangin po tayo. Ama namin nasa langit, maraming salamat sa iyong katotohanan. Maraming salamat at aming nalaman na ikaw ay merong tunay na propeta. At amin din pong naiintindihan na Seventh-day Adventist Church ay yung tunay na iglesia ay nagtataglay ng kaloob ng panghula sa pamamagitan ng ministeryo ni Ellen G. White. Ama, amin pong hinihiling na tulungan niyo po kami at bigyan niyo kami ng pagkakataon upang kami ay makapagbasa ng sinulat ng iyong tunay na propeta. Bigyan niyo po kami ng pagkaintindi upang mas lalo pa naming makilala si Jesus. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Ligin niyo po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kaibigan, babalik po tayo sa ating susunod na episode, ating tatalakayin, Mystery Babylon Revelation Scarlet Harlot. Dito lang yan sa Mysteries of Prophecy.